As usual, yung mga anti-Marcos at mga dilawan, hanap ng hanap kung nasaan ang Pangulo. What? Bakit na niya, Mr. Maravillas? Yung kasagsagan ng Bagyong Karding, hanap sila ng hanap ng Pangulo. Si President Bongbong Marcos po, di man ninyo kinikilalang Pangulo, di ba? Ang anapin ninyo, yung Pangulo ninyo, na si Santa Mama, na ngayon ay nasa relief operation na rin at ang daming mga picture-picture ng kanyang mga volunteers as if napakarami yung dala. Isang tricycle lang at isang truck, ang dami ng picture. What? Nakita ko po, ipakita ko sa inyo. Ito yan, mga kababayan. Sinimula na po natin ang pag-distribute ng tulong sa Nueva Ecija, Quezon, Tarlac, Laguna, Pampanga at Bulacan. Napakaraming minensyo na province. Maraming salamat sa lahat ng volunteers, lalo na ang asosasyon ng San Miguelenos for Good Governance at Parish of San Miguel, Manakalan Communities, Pampanga, Angat, Nueva Ecija, Hope and Beyond People Council, etc. etc. Inihikayat namin ang lahat na suportahan ang mga inisyatibo ng iba't ibang volunteers, non-government organizations at government agencies. Mas palakasin natin ang ating pagbabayanihan. Ayan mga picture. Ang dami kagad na picture po. Si Santa Mama. Isang truck man lang po. Paulit-ulit lang yung picture. Sabi ko sa inyo. Isang tricycle. Ayan o. Pero ang publicity po. Ulit-ulit man lang po yung picture. Yung publicity niya, yung marami. Yan ang okay sa inyo. Poring-pori ninyo pag ganun ang sistema. Walang ganun po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Walang motibo ng pagpapasikat. Kaya sabi po niya, basahin ko sa inyo yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, I will not land in any place because from my experience, pagka nasa local government ka, lalo na out ka sa ground, marami silang trabaho. Pag bumaba ako, kailangan nila akong i-welcome. Kailangan i-pull out ang police para sa akin, security. Kailangan kong kunin yung mga sasakyan nila, iandami nilang kailangan gawin. So makakaistorbo lang ako. Time will come, we'll go and talk to them and see what else they need after the immediate emergency support. After anya na magpadala kami ng emergency support, immediate support, doon sa mga local governments at saka direkta sa mga residentes through DSWD, yung mga ano, mga clearing operations through DPWH, at saka yung mga ano other supports tulad ng genset galing doon sa DOE, then we will meet sa tamang panahon para i-augment, alamin kung ano yung mga pangangailangan pa na kailangan naming ibigay from the national government. Yan po mga kababayan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sensible na
anong tawag dito? Sensible statement in actions. Hindi yung mga dating gawi ng mga dilawa na nakikita natin kagad, pumupunta doon mga kababayan at parang kampanya sa politika. What? Kamay-kamay, kaway-kaway, wala mang dala. Sawa na tayo sa ganong uri ng ano, politika po. Panahon ng calamity, politika pa rin yung ginagawa. Tama na. Ang politika po, panahon lang ng kampanya at panahon ng eleksyon. Afterwards, kailangan gawin natin yung nararapat, hindi yung pagpapasikat. Tama, mali. Yes, sabi ng mga, ano, mga nag-react na mga netizens, kumusta naman yung nasa laylayan na Epal? Sana kaya siya ngayon? Oras na to. Oy, abangers nyo, baka nasa on the ground na. Basta ako, proud na proud ako sa ginagawa ng ating mahal na PBBM. Sabi ng isa, macromanage versus micromanage. Ganon. Ano pat mayroon tayong mga gobernador? Kaya nga may mga gobernador po tayo. May mga mayors, may mga punong barangay. Yan ang rason po para madali yung delivery ng mga serbisyo. O di ba? Plus of course syempre, yung direktang nasa ilalim ng Pangulo ng Pilipinas, all the departments, like the DSWD, nagka-preposition na po sila agad-agad ng mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga tao. Ganon. Di ba? Sabi ng isa pa, may punto nga naman si PBBM. Sabi pa ng isa, yep, totoo naman, kaysa mag-aksaya ng time and resources just to accommodate him. Gastos pa yun eh. Di ba? So pupunta siya doon, naistorbo na sa dapat na trabaho na agad-agad na maideliver sa mga tao. Pagkatapos, nag-aksaya pa ng resources ng gobyerno. Yung resources na yon para sa pag-secure ng Pangulo, magagamit pa yon para maitulong sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Karding. Di ba ganon? Practical. Common sense. bakit di na lang unahin ang dapat unahin? For sure, dapat updated siya sa mga nangyayari. Kaya nga, may mga local governments para sila yung gumawa on the ground. Kudos to you, Mr. President. Just do your work. Hayaan nyo na yung iba na panay kuda. Kahit naman anong sasabihin at gagawin mo, hindi mo mapi-please yung ibang tao. Lalo pag dilawan Antay Marcos. Ah. Wala silang masilip mga kababayan na ano, masasama. Ngayon, gumagawa sila ng mismong isyung masama. Nakala nila, kakagatin ng mga tao. Ay, basag kayo lahat ngayon. Sabi ng isa pa, just focus on doing what you think is good for our countrymen, Sir PBBM. Never mind those who attack you. They're not even contributing anything good for the country. Sabi pa ng isa, tama po PBBM, mga lokal na ang bahala kasi ang inatasan kaya nga inihalal sila sa bawat lokal para dali ang rescue, need emergency, nga mga di alam kasi ang nagpuputak. Hindi naintindihan ng iba. Bakit ba laging hinahanap ang Pangulo kapag may mga ganitong pangyayari? Alam ng Pangulo ang dapat at lagi niyang nakamonitor.
Yung pangulo po, on top of the situation sa bagyong Karding, pagdating niya, mga kababayan, galing Amerika, dire-diretso na siya sa pagtrabaho. Kausap yung kanyang mga cabinet secretaries and other officials, including local officials, para alamin kung ano yung situation. Hindi pa lang siya nag-a-appear sa media. Kasi hindi man po siya kasi ugaling papansin. Ganon ang nangyari. Then nag-post na muna siya ng advisory sa kanyang tawag dito, Facebook page. But afterwards, sagawa siya ng command conference, then plus the presence of the media para alam ng mga mamamayang Filipino kung ano yung ginagawa ng national government. In support, siyempre, doon sa una ng ginagawa or ginawa ng national government, as we have that policy of preemptive evacuation and pre-positioning ng mga pangangailangan, like yung mga tawag dito, hygiene kits and foods, ready to eat foods para sa mga apektadong families. So ganun po ang totoong nangyari. And after that, nagpapresko na rin na yung ating pangulo, lumipad po kahapon for an aerial inspection. The purpose, para ma-assess niya, mga kababayan, the extent of the damage, yung destruction ng bagyong Karding. Sabi nga niya po, mga kababayan, maswertian niya tayo kasi hindi masyado matindi yung naging damage kahit yung bagyo po, super typhoon, di ba? And syempre, because of the government preparation niya, yun ang kanyang minention as the reasons kung bakit hindi masyado matindi yung damage to lives and properties yung pagtama ng bagyong Karding. Sabi ng isa pa, the president has a point. There's no need of presidential appearance in distressed areas. What is important is there are sufficient relief aids and funds that the people needs. The fact that there are warships, choppers, and C-130s that they said procured by the government, they can be used as a means of transport relief goods. The president and his staff can stay in an action room fully equipped by sophisticated communication equipment. Yun nga ang pangulo, sabi niya po dito, time will come, we'll go and talk to them and see what else they need after the immediate emergency support. Ang ibig sabihin ng pangulo, pag naayos na niya yung lahat ng ito, then hindi naman masyadong kailangan yung presence ninyo for immediate action sa pag-asikaso ng mga tao, then pupunta na ani ako dyan sa inyo para alamin ano pa yung kailangan ninyo from the national government para maibigay namin agad-agad. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yun ang tama na aksyon, mga kababayan. Hindi yung immediately pupunta doon, makakaistorbo lang ani ako, imbis na nasa pagtrabaho kayo. Ginawa niya to, mga kababayan, noon, after na tumama, yung lindol doon sa Northern Luzon. Sabi niya, kayo na muna mag-asikaso dyan. Di na muna ako pupunta dyan. But after 2 days, hindi nga, a day after, pumunta pa rin siya doon.
mga kababayan, para ma-inspeksyon yung extent ng damage ng lindol, the same strategy yung ginamit niya rito. And that is, you know, the right strategy na dapat ginagawa. Hindi yung hinahaluan ng pasikat, yung trabaho, media publicity. Hindi yun. Walang kwenta yon pag ganon, mga kababayan. At mahahalata yon ng mga tao. Kita ninyo yung ginagawa ng presidente natin. Natural na natural. Yung response niya, natural na natural. Walang halong pagkukunwari at politika. At makikita mo, kahit sa facial expression niya, walang kaplastikan. Hindi tulad ng ano, hindi nagre-reflect mismo sa aura niya, sa kanyang mukha, mga kababayan, yung concern. Yung concern sa mga tao. You see? Hindi yung pagpunta doon. Parang kampanya. What? So, sabi ng Pangulo, sabi sa balita dito, mga kababayan, President Bongbong Marcos assured a whole range of assistance from the government for the people in areas na masyadong nasalanta, the hardest hit by Super Typhoon Carding. Presently, what we are organizing is the airlift for food materials, food packs, water into Polillo, because they said it's one of the most affected, sabi ng ating Pangulo. In a briefing at the Office of the Civil Defense, then after we intend to get the basics there, again, food, water, shelter, and even clothes, all of these things, the DSWD is also prepared to provide assistance to individuals in crisis situations for those that will need assistance. And in fact, doon sa mga areas na pinuntahan ng DSWD ni Secretary Erwin Tulfo, pati kwarta po, pera, namigay din sila ng pera. Bakit? Siyempre, hindi naman lahat ng pangangailangan, pagkain lang, tubig. May iba pang pangailangan na hindi kasama doon sa relief package na naipreposisyon ng DSWD. Kahit nga kami rito po, ako for example, kami sa family kasi pag may ano, nagre-relief operation din kami. Other than the food packs, bigas, asukal, kung ano-ano, dilata, the usual, namimigay kami ng pera. Last time, mga kababayan, 1,000 pesos each family na pinunta namin para magamit nila sa ibang mga pangangailangan. Ganon na rin ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno. So, the whole range of assistance is prepared, is ready to go. But right now, having cash is really not very useful for them. So we will prioritize their immediate needs. And then, when the time comes, they can already make use of the yung cash. Itong assistance to individuals in crisis situation. So may sistema po, mga kababayan, ng distribution. He said he was satisfied with the readiness of frontline government agencies even before the typhoon made landfall, sabi po niya, and relieved that it left only minimal damage. I think we may have gotten lucky at least this time, a little bit. But I think it's clear from this, from what we did these last 2 days, is that very, very important is preparation. Tama po kayo. Kaya lang yung casualty po, dapat lagi po, Mr. President, zero casualty as much as possible. Although,
mahirap siyang ano, ma-achieve, lalo sa ganitong situation, super typhoon yung ano, yung tumama sa atin. Pero magandang lagi yung nasa mindset natin, zero casualty objective po tayo. Kasi yung nangyari, oh, may anim na namatay po, Mr. President, yung ano, yung nakakalungkot doon, yung dapat sanang magligtas, yun ang nadisgrasya, limang rescuers doon sa Bulacan. Kasi nga po, yung preemptive evacuation, hindi siguro na-enforce ng maayos. Kami rito po, Mr. President, sa Albay, forced evacuation, talagang may militaring kasama. Inahakot sila lahat, ibinabahay-bahay yung lahat ng identified na nasa danger zone. Dami kami kasi ditong danger zone po. Dapat walang tao. Talagang zero. Ah. Kasi pag hindi, talagang may madidisgrasya po. Kasi di ba identified na, alam na natin kung sino yung mga threatened by floods, landslides, etc. 2 days before pa, naghahakot na. At mayroon kami rito, Mr. President, na ano, practice na 4 days. 4 days before na ano, pumasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility, may forecast na po kami. And meeting dito noon yung aming ng aming gobernador, yung lahat ng mga concerned agencies including media, lalo yung PAGASA, siyempre PAGASA DOST, na magpaabot lagi ng update. Once halimbawa lumapit ng lumapit yung bagyo, may typhoon signal na po siya, every hour, on the hour, may pinapalabas mga kababayan na advisory. At kami naman, lagi naming sinasabi, yung kung saan na yung location ng bagyo, para yung awareness mataas. Paulit-ulit. Kasi hindi naman lahat ng panahon yung tao, mga residente, nakikinig. Di ba? So iba-iba yung oras niya sa pagbukas ng radyo. So paulit-ulit lang kami, every hour. Every hour on the hour. Parang nagpi-play ng commercial. At yung update, latest update, lagi namin ginagawa. We talk to ano, live. Pinapa-analyze namin yung location, kahit wala pa yung bulletin, yung official bulletin, di ba? May oras, 6 o'clock, ilalabas yung bulletin. Tapos next is 11. O, hindi na namin yun inintay. Every hour, tatawagan namin, nasa na yung bagyo, nasa na si Carding, based sa inyong plotting. Pinapa-plot namin yan. Kasi kung maghintay ka pa ng 11, official release galing Maynila. Late na yung magiging warning natin. So ganun yung aming practice. And because of that, we achieve a zero casualty dito po sa amin. Because that is the mindset, the objective, zero casualty na gusto namin lagi ma-achieve dito sa amin. Di ba maganda? So, yun po. Siguro yung pagkukulang doon. Imagine, napuwersa yun, siyempre. Napuwersa yung mga rescuers kasi may tumawag na ito niya, binabaha na. Nasa kasagsagan ng bagyo. Nasa kasagsagan ng ulan. Nang lakas ng hangin, imagine, papalabasin mo yung mga rescuers. Ano yan, Superman? So, yung mga rescuers dito sa amin,
naka-standby sila for any eventualities. But not necessarily na ganong situation, dapat walang ganong situation na mangyari para hindi nalalagay din sa peligro yung buhay ng mga rescuers. Kasi sabi ko nga, anong nangyari, parang pinadala ninyo sa kamatayan yung gobernador dyan sa ano. At pag-aralan ninyo ng maigi yung PDRRMC dyan sa Bulacan. Pag-aralan ninyo ang maigi, and you can learn from our experience siguro. Hindi ko man kayo sinisisi. Siyempre, siguro, may mga taong matitigas talaga yung ulo. Ayun. Ayaw umalis. Baka ganun yung nangyari. Pagkatapos, pagdating ng kasagsagan, nag-request ng rescue. Ayun. Ang namatay, yung rescuer. Yung sinasakluluwa nila, hindi man namatay. Nakatakas na rin siguro. Kaya dito sa amin, yung warning namin, huwag matigas ang ulo ha. Kasi sa pag nangyari yung kasagsagan, wala man lalabas na rescuer. Walang magre-rescue sa inyo. Ngayon yung rescue. Hindi pwedeng sa panahon mismo ng pagtama ng bagyo, kayo i-rescue. Ngayon yung rescue. Advance evacuation. Preemptive evacuation. Bala kayo dyan sa buhay nyo pag hindi kayo dyan umalis. Ganon yung mga paintindi namin. And of course, seryoso yung evacuation efforts. Force evacuation. Yan ang ginagawa namin po dito. Kasi pagdating ng oras, magsisisihan tayo. O di ba? Ngayon siguro sila nagsisisihan. Buhay yung i-rescue, yung rescuer yung ano. Nakakalungkot 'yon. Yung rescuer yung nadisgrasya. O baka lang gusto ninyo itong i-try mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng kasukasuhan. Ito naman po Automax. Sa mukha, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.